Good day, Grade 8. For this day, ang ating lesson ay tungkol sa naging pasimula or mga naging dahilan ng World War I or yung unang digmaang pandaigdig. So, ano ba itong World War I? Ayan. Ito ang unang malawakang digmaan na nagsimula noong 1914 at nagwakas ng taong 1918. So, ito din yung unang makabagong digmaan sa kasaysayan. So, bakit kaya siya ginawang or sinabing makabagong digmaan? Ayan, tinuturing na unang makabagong digmaan ito sa kasaysayan kasi ito yung digmaan kung saan ginamit nila yung mga imbensyon na ito. Mga imbensyon kagaya ng mga eroplano, ayan, tangke, submarine, machine gun, at yung sa doon sa may gilid, ito ay yung poison gas. Yan. Ang World War I daw ay nilahukan ng mga bansa mula sa limang kontinente. So, ito yung mga 32 countries ang lumahok sa World War I. So, ano-ano kaya yung 32 countries na yon? Sino-sino kaya yung mga yon? So, yan ay isa sa ilalagay natin sa magiging assignment natin. Pero, bago kayo magpasa ng assignment ay meron ako instruction mamaya, ha? Okay, next. Ayan, ano ba yung naging epekto ng World War I? So, una, ayan, sa kabilang side ay ito yung kontinente ng Europa. So, naging malaki ang epekto sa kabuhayan sa Europa. At ito rin yung naging dahilan kung bakit may 8 million na sundalo ang namatay. So, sa loob ng 2 years ng pakikipagdigma, 8 million sundalo ang nasawi. So, itong World War I, ito ay tinawag siyang digmaang tumapos sa lahat ng digmaan. Pero, syempre, wala pa naman silang idea before na ito pa rin or itong World War I ay masusundan pa ng World War II. So, hindi siya literal na digmaan na tumapos sa lahat ng digmaan kasi nga may kasunod pa siya. So, minsan ba naiisip niyo, ma'am, bakit kaya kailangan pa na magkaroon na ganitong war? Bakit kailangan po na may mga 8 million na sundalo pa ang mamatay? So, itatakal natin ngayon ay yung mga naging dahilan bakit nagsimula itong World War I. So, ayan. Ano nga ba ang nagiging dahilan? So, una, ayan. Meron tayong apat. So, una, yung sistema ng mga alyansa. So, ano ba kapag sinabing sistema ng mga alyansa o yung alyansa, ano kaya ibig sabihin ng alyansa? So, pag sinabing alyansa, ito ay yung kasunduan ng mga bansa or yung yung ito yung umuusbong para magkaroon nga sila ng partnership. Ayan. Ayan, umusbong ang alyansa or umusbong ang alyansa dahil din sa lumalagong tunggalian sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. So, dun sa bansang sa Europe kasi, ang mga bansa doon ay alam naman natin na mas advanced kumpara natin sa iba pang kontinente. Ano? So, ayan, nagkaroon sila ng rivalry or nagkaroon sila ng tunggalian nga, ayan. So, kahit na sila ay makapangyarihang bansa, syempre, gusto pa rin ng iba na sila yung superior, sila pa rin yung ituturing na pinakamakapangyarihan sa kontinente nila, di ba? So, ayan naman. Kaya naging daan ang pagkakaroon ng alyansa. So, ayan, noong 1870, nagtatag sila ng alyansa. So, noong una, ang alyansang ito ay tinatag dahil naglalayon sila na mapanatili yung kapayapaan sa Europa. Maganda naman yung intention nila, no? O nga, maganda intention nila. Pero paanong nauwi sa digmaan itong magandang intention na ito?
So, ayan. Siya si Otto von Bismarck. So, siya yung chancellor ng Germany. Ayan. Actually, siya ay yung nagpasimula ng alyansa para protektahan noon yung Germany. Ayan. Siya yung parang hindi naman naging founder, pero siya yung nagpasimula. So, noong mga panahong yon, ang Germany ay bagong tatag lang siya na bansa. So, nagsisimula pa lang ang Germany. So, ayan. Unang nagkaroon ng alyansa ang Germany at Austria-Hungary noong 1879. 1879 siya nag-start. And then, 1882, dumagdag naman itong si Italy. Taong 1882 naman ay sumanib sa kanila ang Italy. So, naging tatlo na sila. Yung alliance na yon or yung alyansa na yon na binubuo ng tatlong bansa ay tinawag na Triple Alliance. So, ayan. Germany, Austria-Hungary, and Italy ang bumubuo dun sa Triple Alliance na yon. Okay? Next. Pagkatapos mamuno ni Otto von Bismarck, ito naman, siya naman si Kaiser Wilhelm II. So, sino ba ito? Ito ba? Itong pumalit kay Otto von Bismarck, ito ay namuno. Siya ang namuno at sa pamumuno niya ay nagbago ang patakarang panlabas ng Germany. So, syempre, no, hindi naman same ang kanilang style kung paano ba sila magli-lead or kung paano sila mamumuno sa kanilang bansa. So, ano kaya ang mga ginawa ni Kaiser Wilhelm II? So, una, pinalakas niya ang hukbong dagat ng Germany. So, dyan niya sinimulan. So, ginawa niya ito, syempre, para dahil nga sila nga ay may mga rivalry na, ayan, ginawa niya yan para mahigitan niya yung hukbong dagat ng Britain. So, noong mga panahon yun, malalakas na bansa sila, at ito yung naging paraan ni Kaiser Wilhelm para kumaga, mas manguna pa siya, mas manguna pa ang bansang Germany kumpara sa Britain. Pagkatapos niyan, bukod sa hukbong pandagat, ayan, pinasimulan din niya ang pagpapalakas sa hukbo ng Germany. Siyempre, ano, ikaw ay todo gwardiya ka sa hukbong pandagat, pero hindi magiging pantay or hindi magiging kumpleto ang kumbaga yung pwersa nyo ng bansa ninyo kung hindi mo rin isasabay yung militar or yung iba nyo pang army. So, sinunod niya na yan. And then, dahil nga pinapalakas niya na itong hukbong pandagat, ayan yung army nila, yung navy, so iyan ay nalaman ito ng Britanya. O after pala niyan, ayan o, nagsimula pa na magtatag si Kaiser Wilhelm ng mga kolonya. So, paano ba kapag sinabing kolonya? So, ayan, wala. So, pag sabi kasing kolonya, ito yung pwedeng sumasakop sila sa ibang mga bansa, mga kalapit na bansa, para maging kaanib nila or pwedeng sumasakop sila or sinasakop nila yung mga bansang iyon para mapagkuhanan nila ng yaman, ayan. At syempre, sa ganung paraan, mas mapapalawak pa nila yung kanilang force. Sa ganung paraan, mas mapapalawak pa nila yung kanilang kayamanan. So, ang daming ginawang pagbabago ni Kaiser Wilhelm II. Ano? At sa mga pagbabagong iyan, nakarating iyan sa or nalaman niya ng Britanya. Nalaman nilang lahat ang ginawa at ang patuloy na ginagawa ni Kaiser. Kaya naman, sila ay naalarma at pinalaki rin nila ang kanilang hukbo. Siyempre, hindi naman sila papasok sa or hindi naman nila hahayaan na may manguna sa kanila or maungusan sila, ano. And then nalaman din nila, ayan, syempre may mga alyansa nga ang Germany. So dahil dito, pumasok din sa isang alyansa ang Britanya. So ayan, noong 1904 ay bumuo ang Britain at France ng alyansa. So dalawa pa lang sila that time noong 1904. And then, 1907 ay naging tatlo na sila. So, umanib sa kanila ang Russia. Kaya, nabuo ang
anong tawag sa kanilang alyansa? Ayan, ang Triple Entente. Oh, hindi Entente, Triple Entente. So, kinabibilangan siya ng Britain, France, and Russia. Kaya, nung taon din na yon, ayan, so, nung mga panahong yon, meron ng dalawang alyansa na nabuo sa Europa. Ano? So, isipin nyo ha, itong dalawang alyansa na to, magkaroon lang yan ng hindi pagka, parang, hindi pagkakaunawaan, ayan. Pwede na siyang mauwi ka agad sa digmaan, di ba? Kasi nga, malalakas silang mga bansa, tapos may mga kaalyansa pa sila. So, nung palang na nabuo yung dalawang alyansa na yun, ang laki na ng posibilidad na magkaroon ng digmaan. Konting ano lang, konting hindi pagkakaunawaan lang, ayan, konting kumaga nakita lang nila na may advancement na dun sa ibang bansa, so pwedeng magkaroon talaga ng digmaan anytime noong mga panahong iyan. So yan yung una sa mga naging dahilan bakit or ano yung naging dahilan ng World War I. So yung sistema ng alyansa. Next, pangalawa naman itong imperialismo. Pag sinabing imperialismo, ito yung patakaran. Ito yung paraan para ma-extend ng mga mananakop yung kanilang mga batas sa mga tao na nasa labas naman ng kanilang bansa. So dahil nga uso dati yung mga pananakop, ayan, sa ganito kasing paraan, mas napapalawak nila yung kanilang mga kapangyarihan. Siyempre, yung mga sumasakop, mas napapalawak nila yung kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga pagkuha ng mga yaman or pagsakop nga dun sa mga lupain. So, ayan, ng mga panahong yan, dalawa na yung alyansa. Ayan. So, ayan, nagkaroon ng mahigpit na kompetisyon sa pagitan ng mga bansa sa pag-aagawa ng kolonya. Ayan. So, sila nga yung mga bansa, ayan yung mga bansa na makapangyarihan. So, sila yung mga sumasakop sa ibang bansa para gawin nga nilang kolonya. So, pwedeng pumupunta rin sila sa ibang mga pumupunta sila sa ibang mga kontinente. Ayan, particular na yung Africa at Asia, yung mga kontinente doon. So, yun yung mga pinag-aagawan nilang mga kolonya. Ayan. So, dahil nga sila ay nag-aagawa na, nagkaroon sila ng, syempre, parang hidwaan. Ayan, kung makikita nyo, ang Germany at France. Ang Germany at France ay halos, ano na sila, halos magkaroon na sila ng digmaan dahil sa pag-aagawan nga sa mga kolonya. Ang kolonyang iyon ay yung Morocco dun sa Africa. So, yan. Muti ka na lagi silang parang magkaroon sila ng digmaan ang dalawang bansang ito, no? So, ayan, nagpatuloy yung competition nila para sa teritoryo, sa agawan. Ayan. So, nagkaroon sila ng kompetensya. So, dun pa lang, di ba, parang kung mapapansin nyo, dun pa lang sa mga time na yon na hindi pa talaga pumapasok yung World War I. So, nagkakaroon na ng pagkakainitan kasi nga meron ng mga tunggalian, ayan. At nawawalan na rin sila ng tiwala sa kapwa nila or dun sa mga katabi nilang mga bansa. So, ayan, pagsabing halos nagdigma, hindi naman totally nagsimula agad yung digmaan. Pero halos nagdigma na ang Germany at ang France. So, ayan. Next, militarismo. Ano ba ang ibig sabihin ng militarismo? So, ayan. Noong 1890, lumalalim ang nasyonalismo. So, dahil lumalalim pa yung nasyonalismo, ayan, nagkakaroon ng mas malalim na kompetisyon. So, dun sa kompetisyon nila na yon, nagkakaroon sila ng pagpaparami ng armas. So, makikita nyo nga, competitive sila. So, dito na pumasok itong militarismo. So, pagsabing militarismo, ayan, ito ay pagpapalakas ng mga hukbo at magpaparami ng mga armas upang mahigitan ang ibang mga bansa.
So, ayan. Noong mga panahong yan, mas pinipili nila yung digmaan kaysa diplomasya. So, mas gusto nila nakikipaglaban sila, di ba? Kasi pag sinabing diplomasya, ito yung kasanayan ng pagiging impluwensya ng mga desisyon. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, hindi man po pwede war ka agad, di ba? So, pag diplomasya, ito yung kailangan maimpluwensyahan mo muna yung mga magiging desisyon sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap, sa maayos na pakikipag-negosasyon, ayan, sa iba pang paraan na hindi idinadaan sa dahas. So, noong mga panahong yan, mas gusto nila ang digmaan kaysa diplomasya. So, ganun. Ayan, next. Naniniwala sila na sa halaga ng mabilisang paggalaw at pag-oorganisa ng mga hukbo sa oras ng digmaan. Naniniwala rin sila na ang mga bansa sa Europa na kailangan nila ang malakas na hukbo para maging dakila. Kaya, pagsapit ng 1914, ayan na, ito na yung, di ba, 1914 to 19... 1940, nagsimula yung nagiging mas mainit na yung tunggalian nila. So, ayan, ang mga bansa sa Europe ay may malalaking hukbo na. So, nung panahon to, or nung taon na ito, ang lahat ng bansa sa Europe ay may mga hukbo maliban lang sa Britain, sa Britanya. So, ayan, dahil nga sa pagkakaroon ng malalaking hukbo, ayan, nagkaroon na ng patriotismo. Dahil dito, nagdulot ng patriotismo sa mamamayan. So, pag sinabing patriotismo, ayan, pagiging makabayan. Nagiging makabayan na yung mamamayan. So, nagkakaroon na rin sila ng love for their country. Masidhing pagmamahal sa bansa. So, ayan, naghatid ang Germany ng pinakamalaking produksyon sa Europa. Kaya, noong mga panahong iyon, tinaguyod ng kanilang mga pinuno or mas pinush pa nila na maging makapangyarihan sila. At, ayun nga, naitaya sila or parang sila yung naging pinakamakapangyarihan sa kontinente nila noong mga panahong iyon. Okay? Next. Sa World War I, ang pinakahuling naging dahilan ay itong nasyonalismo. So, ang nasyonalismo, ito, pagmamahal din naman siya sa bansa. So, pag sabing nasyonalismo, ay naghahatid ng pagkakaisa ng isang bansa. So, ma'am, maganda naman po pala ang nagiging ano nito, ah, nagkakaroon ng unity. Diba? Naghahatid po ng pagkakaisa sa isang bansa. Eh, paano po naman yung naging reason? Bakit po siya naging dahilan ng pag-usbong ng digmaan? So, syempre, lahat naman ng sobra ay pwede magdulot sa ng hindi maganda. Ayan, pwede siyang magdulot ng matinding kompetisyon sa pagitan ng mga bansa. Sobrang pagmamahal mo sa bansa mo. Ayaw na ayaw mo halimbawa na ikaw ay mas magaling yung or mas makapangyarihan yung ibang bansa. So, ito yung nagkaroon, kumbaga ito yung nag-trigger para sa para mas masimula nila yung World War I. So, ayan. Yan ay mga ilang kuha noong World War I. So, ayan. Nagkaroon ng masidhing kompetisyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Yun nga, Britanya, France, Germany, Italy, Russia, and Austria-Hungary. So, nagkaroon sila ng kompetisyon sa mga hilaw na materyales at pamilihan. Siyempre, alam naman natin na mga nagpapaligsahan yung mga yan, diba, sa industrialisasyon nila. So, kung sino yung leading that time, nandun kasi yung parang pinaka pride ng country, diba? Actually, iyan nga yung mga nakuha natin dito sa Pilipinas natin, sa mga sumakop sa atin, sa ibang mga bansa. Actually, yung pride ang nakuha din natin kasi yun yung talagang isa sa mga pinapahalagahan nila sa kanilang culture. Ayan. So, yung, di ba, kung tutuusin, nagsimula itong yung pagbuo nila ng alyansa, kung marerecall nyo. So, bumuo sila ng alyansa para magkaroon sila ng peaceful na bansa. So, ayan, naghahangad sila ng
freedom, naghahangad sila ng kasarinlan or ng kalayaan. So, ano pa yung mga hinangad nila that time? Pagpapalawak ng kanilang mga teritoryo, syempre, kaya nga may mga kolonya. So, ayan, yung mga naging pangunahing dahilan or naging pangunahing sanhi ng alita na nagpasimula sa unang digmaang pandaigdig. So, ayan yung mga, yung apat na naging dahilan. So, ayan, next. Bonus na tayo, no? Bonus question. So, ito ay para malaman ko kung talagang kayo ay nakinig or nanood talaga, ano? So, ang unang, siguro unang lima na mag-send sa akin, mag-PM sa akin sa Messenger, kahit voice call pa yan, voice chat, okay, ko-consider ko yan. Basta unang lima na makasagot ng tanong ko ay may additional points sa recitation. May additional points sa activity na ito. Okay? So, unang question ko, ilang kontinente at ilang mga bansa ang lumahok sa World War I? Again, ulitin ko ha. Pwedeng iyan ay i-type nyo, i-PM nyo lang sa akin sa Messenger or kahit voice chat para kung talagang kayo nagmamadali, okay lang. So, unang tanong, ilang kontinente at ilang mga bansa ang lumahok sa World War I? Next, na tanong, anong partikular na kontinente kinabibilangan ang mga bansang pinag-aagawan ng mga bansa sa Europa upang gawin nilang kolonya? Ulitin ko, anong particular na kontinente kinabibilangan ang mga bansang pinag-aagawa ng mga bansa sa Europa upang gawin nilang kolonya? So, sabihin ko yung bansa na nag-aagawan sa Europa, ito yung Germany and France. So, anong particular na bansa yung kanilang pinag-aagawan? Particular na kontinente ang kanilang pinag-aagawan. Okay, thank you, class.